YouTube channel, Chini Days Vlog. So, ito na po yung mga kambing na ating kinuha. Charan! Update tayo sa mga ano, may sa halagang, Nay, magkano? Nay? Sa halagang ano, yung nagdadamo si mother. Galing kasi ako ng ano ba. Sa halagang 27,000. Ilang piraso yun, Nay? Siyam? So, sa halagang 27,000, pwede na po kayo makapag-start ng inyong goat farming. So, nung kinuha kasi namin itong mga to ay medyo payat. At ngayon ay magaganda na po sila. Ano, yan yung isa. Wow! Wow! Hello guys! Hello! Ayan. Papasilip natin yung mga kambing natin dito sa bukit. Yay! Oh, may aso dyan ah! Nini, baka sungayin ikaw! Yan! Buntis! Buntis po yan! Doon kayo, doon na kayo. Andun yung aso, Ito yung isa pa. Lassie, to turn back po na lang po yung ano natin, cam natin para makita po yung, ninyo yung iba. Ayun, bali nakaka... Para na tayong alagang kambing dito. Pero yung the rest po dito, malalaki kakatayin. Tapos ititira yung mga babae. Para mga anak. Ayun. Yung pinaglagyan namin, ito yung portion na nadadaluyan na tubig ng itik. Kaya malago po yung damo. Ako dito ng gabi. Yan, ganda ng gabi. Pero dinamo. So, ayan yung mga kambing. Sarap ng kain nila. Mehehe! Oh. Ano yung mga goat? Kambing. Kambing. So, gabi po sila inuwi dito. Amit naman dyan ala. Nete English nete tumat na rin. Stand up. Stand up. Shake. Ay nakapagupay. Kita ma, kita. Kutum na. Handa ka pinakambing kita. Ano yun na? Kano ba tao? Sarap ng kain. Tamis siguro ng damo dito sa amin, no? Yan guys, libre po ang pagkain nila. Hindi po natin binibili. Libre. Harvest pa tayo ng kano, kamote. Wow, may laman pala. Ito yung tinanim namin noon. Ay, napala. One pala tayo. No, dahan-dahan. Hawak kamay ko. Hawakan kita sa kamay. Huwag mong kunin niyang bulaklak. Ayun guys, bali nagayos na po si tatay ng ano, ng kulungan po ng itik. So yung kawayan po na ano, na ginawa nyo noon ay umabot naman siya ng mahigit isang taon. So itong nilagay niya ngayon ay bago na po ito.
So ito ay nagtatagal ng mahigit ano rin taon. Bago na po yan, bagong ayos. Kasi nakakalabas na po dito yung mga itik na alaga natin. So ito yung nagkalat pa dito guys, yung ano. Kalat pa dito yung ano. Yan yung inalis niya kasi ganito po yung ano kapag tumagal na magiging outcome. Rumurupok yung kawayan. So andito yung pamangkin kong dalawa. Kapatid ko at saka si mother. So ito yung tanim naming kamote noon. Nagtanim kami. Ngayon pa lang nagkakaroon ng ano, laman. So ito na yung ano, papasilip ko sa inyo yung ating alagang itik dito na survive pa rin hanggang ngayon. So ito na po sila as of now. Yan. Nagbawas na po ng ano ng dumi diyan. Portion na yan diyan sa medyo may malalim na part. Ayan ay tinanggal na po nila kasi yumuyugyug na po sa taas na po ng dumi nila. Kaya kailangan din maglinis ng kulungan kapag lafag type kasi sa dami ng ano ng dumi nila, mabilis din tumaas. Kaya nga, mahalaga din na mataas yung bubong mo dun sa lapag. Para kapag umangat yung sahig ng itik, ay presko pa rin sila dyan sa loob. Yan. Water source namin dito sa itik na to. Yan, balloon. Plus, nasa silong siya ng yero. So, hindi po pinapasok ng ulan. At mayroon po kaming gamit na water pump para hindi po mahirap punuin yung drum doon. Yung kulay blue. So, yung RTL natin, sa kabila niyan, tikit lang sila. So, ito yung matatanda na pong mga itik na inaalagaan ni nanay. So, magaganda pa yung balahibo niya. Oh, makinis. Oh. Nabusan na rin po tayo ng ano, ng ipa, ng palay, kaya purong pits muna yung kinakain ng mga to. So, ayan po yung update dito sa farm. At thank you for watching. And may God bless you all. Ayun, hilingin natin sa taas na patuloy po tayong bigyan ng katalinuhan at kakayahan kung paano natin mapapalagong ating mga alagang itik. Yun. See you again on my next vlog. Bye-bye!